Magandang araw! Ito ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Una, pagbasa ng salitang hiram, pagbibigay ng lagom ng tekstong binasa. Pangalawa ay pagbuo ng tambalang salita. Siyempre, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button para maging updated ka pa sa videos ko. Dito muna tayo sa pagbasa ng salitang hiram, pagbibigay ng lagom ng tekstong binasa. Ito ay pang week 5 lesson sa Filipino. Ang layunin natin ay mababasa mo ang mga salitang hiram at maibibigay ang buod o lagom ng tekstong binasa. Ngayon ay ano ang mga ito? Itong unang larawan na ito, ano kaya ang tawag natin dito? Tama, ito ay isang computer. Tignan ang pangalawang larawan, ano naman kaya ito? Magaling, ito ay halimbawa ng mga cartoons. Ito naman yung pangatlo, ano kaya ito? Mahusay, maaring virus ang iyong sinagot. At ito kaya, ano kayang pinapakita nito? Magaling, ito ay nagpapakita ng quarantine. At ang computer, cartoons, virus at quarantine ay mga halimbawa ng salitang hiram. So ano nga ba ang salitang hiram? Ang salitang hiram ang tawag sa mga salitang hiniram mula sa ibang wika na ginagamit natin dahil wala itong katumbas sa wikang Filipino. Ito ang mga halimbawa ng mga salitang hiram at kahulugan nito. So yung una, cartoons. Ang cartoons ay guhit larawan na ginagamit sa mga palabas, pelikula at iba pa upang bigyan ng ilusyon ng paggalaw sa mabilis na paraan. Pangalawa, ang computer. Ito, computer o pwedeng K ang simula ng computer ay isang elektronikong kagamitan na patuloy na pinauunlad upang mas mapadali ang progreso ang proseso ng iba't ibang bagay gaya ng komunikasyon, pagpapalaganap ng impormasyon at marami pang iba. Ang pangatlo ay ang virus. Ang virus ay mikrobyong nagdudulot ng nakakahawang sakit. Pang-apat, quarantine. Ito ay galing sa wikang Italian. Ito ay paghihiwalay o paglilimita sa galaw ng mga tao upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. So ngayon, natutuhan mo na kung ano ang ibig sabihin ng cartoons, computer, virus at quarantine. Dito naman tayo sa buod ng talata. So ano nga ba ang buod ng talata? Ang buod ng talata ay tumutukoy sa pangunahing paksa at mahalagang impormasyon sa binasa. Mahalaga ang maaayos na pagkakasunod-sunod ng pangyayari. So ngayon ay may babasahin akong kwento at mamaya ay ibubuod natin ito, kaya makinig ka ng mabuti. So ito ay nakatutulong nga ba? Ito ay kwento sa batang Pinoy ako. Ito ay nasa pahina 153. So pagising ni Galileo, agad niyang binuksan ang telebisyon. Oras na ng kanyang paboritong cartoons. Lumamig na ang pagkain sa agahan. Hindi pa rin tapos ang kanyang pinapanood. Oras na ng panliligo, tinatamad pa rin siya. Hindi mapuknat ang mga mata sa kanyang pinanonood. Galileo, kumain ka na, paalala ni Ate Cora. Galileo, pumunta ka nga muna nga sa tindahan, hiling ni Nanay. Galileo, tulungan mo muna ako dito, utos ni Tatay. Hindi pa rin tumitinag si Galileo sa panonood ng kanyang paboritong panghapong programa. Ito po si Brian Concepcion, naguulat. Sa wakas, nakapagpahinga na rin ang kanina pang nakabukas at mainit na kahon. So yung telebisyon yun. Tak, tak, tak! Ito ang sunod na narinig sa kanyang kwarto. Computer naman ang binuksan ni Galileo. Ilang saglit lang ay isang munting papel ang lumabas sa kanyang printer. Gabing-gabi na nang marinig ni na Ate Cora, Nanay at Tatay ang mga salitang, ito po si Galileo Diza, naguulat. Napangiti si Galileo. Handa na siya sa kanyang pag-uulat na gagawin sa klase kinabukasan. So ngayon ay sagutin natin ang mga tanong sa drill board. So una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Time's up! Ang tamang sagot ay Galileo Diza. Pangalawa, ano ang palaging ginagawa ni Galileo? Siya ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito,
8, 9, 10. Time's up. Ang sagot ay nanonood ng TV. Ikatlo, ano ang utos ng ina sa kanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Time's up. Ang tamang sagot ay bumili sa tindahan. Pang-apat, ano ang kanyang ginagawa na hindi niya maiwan o hindi niya maiwanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magaling! Ito ay ang panonood ng TV. Panglima, ano kaya o ano ang sumunod na nangyari nung pagkatapos niyang manonood ng TV? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time's up. Ang tamang sagot ay ginamit ang computer at nag-print. Pang-anim, ano ang katapusan ng kwento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time's up. Ang sagot ay handa na si Galileo sa kanyang pag-uulat. Ngayon, dito naman tayo sa pagbuo ng tambalang salita. Ito ay lesson sa Filipino at ito ay pang week 6. Ang layunin natin ay matutukoy mo ang kahulugan ng mga tambalang salita na nananatili ang kahulugan. Ito ay mga halimbawa ng tambalang salita. Agaw pansin, ang kahulugan nito ay madaling makakuha ng pansin o atensyon. Anak pawis, ito ang ibig sabihin niya ay anak ng isang maralita o mahirap. Ang bahaghari naman, ito ay pulutong ng mga kulay na nasa anyo ng kalahati o buong bilog. Makikita ito sa kalagitnaan kapag umaambon or sa English, rainbow. Sunod ay balat sibuyas, ibig sabihin ay maramdamin. Balat kalabaw, ibig sabihin makapal, hindi sensitibo. Balik-aral ay muling pag-aaral sa dating aralin. Boses palaka, ibig sabihin pangit kumanta. Sunod ay bukang liwayway, ibig sabihin ay mag-uumaga. So yan ay mga halimbawa ng tambalang salita. So kung mapapansin natin, dalawang kaibang salita pinagsama, nakabuo siya ng bagong kahulugan. So ang tambalang salita ay dalawang payak or simple na pinagsamang salita upang makabuo ng bagong salita na nagtataglay ng panibagong kahulugan. So ngayon, ano naman ang mga tambalang salitang ito? Ilagay mo ang iyong sagot sa comment section. So sa una, ano kaya ito? Diba ito ay bunga? Yung pangalawa naman ay kahoy. So ano kaya ang tambalang salita? Pangalawang bilang, ito ang ano kaya ang pinapakita nung unang larawan, ito. Tapos ito naman ay tuko. Ano naman kaya ang mabubuo natin pag pinagsama natin ito? Sa pangatlo, ito ay lumulukso at ito ay isang tinik. So pag pinagsama natin yun, ano yung tambalang salita? Pang-apat, tignan natin ang larawan. At ito naman, ano kaya ito? Tama, sisiu. So pag pinagsama natin ito, ano kaya ang salitang ito? Kung hindi ka pa tapos, ipindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. So sa unang bilang, ang tamang sagot ay bungang kahoy. Pangalawa, ito ay kambal tuko. Pangatlo, ito ay luksong tinik. Pangapat, ito ay basang sisiu. Ngayon ay gawin natin sa iyong papel ang page 29, gawain sa pagkatuto bilang 3, answers only lang. So ilagay mo lang dyan sa papel mo, page 29, gawain sa pagkatuto bilang 3. Tapos maglagay ka ng 1 to 5. So piliin ang letra ng angkop na kahulugan ng tambalang salita sa bawat bilang. Isulat ang iyong sagot sa papel. So sa unang bilang, ang itsura ng lalaking nakita ko sa ospital ay butot balat. Ano kaya ang ibig sabihin ng butot balat na tambalang salita? A. Mataba, B. Gutom na gutom, C. Saranggola, or D. Payat na payat. Pangalawa, pagiging mananahi ang hanap buhay ng aking ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng hanap buhay? A. Bahay, B. Palaro, C. Trabaho, D. Hapagkainan. Ikatlo,
Kadalasan, ang tawag sa ating ina ay sirang plaka. A. Laruan, B. Lapis, C. Paulit-ulit, D. Utang. Pang-apat, hindi ako naliligo sa dagat na tubig alat. Ano kayang ibig sabihin ng tubig alat? A. Tubig na malamig, B. Tubig na galing sa gripo, C. Tubig na malabnaw, or D. Tubig na galing sa dagat. 5. Ang batang inabandona ng kanyang mga magulang ay naging hampas lupa. Ano ang ibig sabihin ng hampas lupa? A. Lupa, B. May kaya, C. Mayaman, D. Pobre. Pag sinabi natin pobre ay mahirap. So, piliin mo ang letra ng tamang sagot ha ng angkop na kahulugan ng bawat tambalang salita na nakasalungguhi. So, kung hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. Sa unang bilang, tamang sagot ay letter D, payat na payat. Number 2, C, trabaho. Hanap buhay ay trabaho. Pangatlo, sirang plaka ay letter C, paulit-ulit. Number 4, tubig alat, tubig na galing sa dagat. At number 5 ay pobre. Kung nakuha mo ang 5 ng tama, magaling. Diyan na nagtatapos ang ating pag-aaral. Paalam!